What is up guys? So, ngayon matagal din tayo hindi nakapag-upload ulit. At ngayon ay mag-i-install tayo ng Domino Quick Throttle. Nabili natin yan sa Shopee. Sa lagang 300 plus ata. Yan yung binili ko guys kasi may libre na siyang handle grip at cable. Yan, hindi na tayo mamumblema. So, bago natin umpisan tong video, shout out muna kay Bike Builds PH. Yan. So si Boss GM Kid yung may-ari niyan. Paki-subscribe na din yung kanyang YouTube channel at malapit na siyang mag 1k subscribers. So magpa-raffle daw siya, guys. Yan, sa mga gusto ng mga raffle, yan, giveaway, mag-subscribe lang kayo sa kanya at panoorin niyo yung latest video niya para malaman niyo yung mga mechanics sa kanyang paraffle. At syempre shout out din kay Next Gen Moto. May Wave 125 siya guys. Binibuild niya yun, street bike concept. Mag-subscribe kayo sa kanya at supportahan natin sila guys. Si Boss GM pala yung may-ari ng Bike Builds PH. May Honda Nice 125 din siya. Same sila ni Boss Jason Simbahon na madidid na yung kanilang mga Nice 125. So shout out sa inyo mga boss. Idol, yan. So, i-unplastic na natin. Unplasticing by Graham Moto. Buksan na natin, guys. Uy. Nabutas na yung mga ano niya. Pero, check natin kung yun lang yung ano niya. Damage niya. Yan. Domino. At saka may manual din siya. Yan, kakailangan din natin ito mamaya. At ito na yung quick throttle guys. Yan, may cover yung ano niya, yung mismong throttle dito. Yung lagayan ng cable. Uy. So para sa akin guys, okay na okay na to. Sa halagang 300 plus. Yan, may handle grip na din. At yan, may alloy. Alloy to. Pero dito guys, plastic. Pero okay lang yan. Ito yung sa ano niya. Adjacent ng cable throttle. At syempre pang kaliwa na handle grip. Yan. At syempre yung pang huli itong cable na guys. Yan. So install ko na guys. Yan. So sobrang haba pala nitong cable nya guys. Kailangan natin magputol. Pero wala naman tayong gamit ngayon. So, didiscardin ko na lang siguro. Lagyan muna natin to ng langis. Yan. Para hindi mag-stack up to. At syempre tanggalin na rin natin yung mga handle grip. At iusog natin tong mga switch nya. So, simulan na natin. So ito na guys, na lagyan ko na ng langis. Yung Singer ata yung langis. So tanggalin natin yung mga switches niya para may lagay na natin tong throttle guys. So yan guys, natanggalan natin yung mga handle grip at yung switch dun sa may throttle. So ngayon bubuksan na natin to para mailagay natin yung cable. So ito guys, nabuksan na natin. May bearing pala to sa loob. So lagay na lang natin yung cable. Siyempre huwag nyo kalimutan to guys.
para ma-adjust yung cable nyo. So lalagyan na natin, guys. So ngayon, guys, itutuloy natin yung pagkabit ng throttle kasi nung nakaraan din natin natapos kasi sobrang haba nitong cable. Ngayon ay puputulan natin siya. At salamat kay Yesman Motovlog dahil yan, nakahingi tayo ng ito, rivet. So ito yung gagawin natin, ganito yung sa dulo ng ito para hindi na, kahit hindi na natin siya hinangan, lagyan lang natin nito. So first ay sukatin muna natin itong cable na to para pagkatapos nun dito naman tayo magpuputol. So simulan na natin, guys. So yan, guys, naipesta na natin siya, no. Yan, dinaan ko na lang siya dito kasama ng brake hose. Dito ko siya dinaan, guys. Puna dito sa carb. Puputulan na lang natin dito, guys, itong mismong cover ng wire, cable wire. Ano yung anong tawag dito? Basta itong itim na to at saka yung nakabalot na metal dito. Basta makita nyo yun mamaya. So sukatin ko muna, guys, at puputulan ko na mamaya. Update ko na lang kayo pag natapos ko ng putulan, guys. At ito, guys, naputol ko na siya. Ang hirap palang putulin. Lalo na dito sa ito, yung may bakal na ano, na part. Ayan. At tinanggal ko na rin pala yung ano niya dito, yung lock, para may lock dun sa may carburetor, sa may piston ng carburetor. So sukatin na lang natin yung haba ng clearance sa may ito, yung walang cover para sa carburetor, guys, pag linagay natin sa carburetor. At lalagyan natin ito, itong rivets, para yun na yung maging ganito nya, yung lock nya. Ayan, so sukatin ko na, guys. So pagkatapos ng pinutol, guys, lalagyan na lang natin ito, yung tinanggal ko sa pinakadulo kanina na wire, yung kadugtong nito. So yan, ilalagay ko na, guys. So yan, guys, nailagay ko na. Susukatin na lang natin kung gaano ka ba yung clearance ng clay na lalagay natin sa carb, pihit natin yung piston ng carb. So ito yung stock throttle. Bale, iksyan lang natin ng konti kasi masyadong mahaba to. Dapat hilahin nyo muna para mapantay, guys. Thank you.
So pagkatapos nating putulin yung wire guys, maglalagay tayo ng ito yung rivets. So tanggalin nyo lang yung mismong ulo-ulo nya. Tapos ilagay natin dito. Tapos i-cut lang. Kung masyadong malaki guys, pipitin para yan, para mag-kasya. Yan guys, nailagay na natin yung rivets. I-cut na lang natin para mailock siya. Para hindi siya matanggal. So yun guys, nalagyan na natin siya ng lock gamit yung rivet at kinat lang natin. So kung mapapansin nyo, masyadong malaki pa. So pipipilin pa natin para maging ganito siya kaliit at sock siya dun sa may flat slide na carb. Kasi kapag ground, okay na to, pero flat slide yung gamit nating carb, kaya yan, pipit-pitin pa natin para matulad siya dito. So yan guys, tapos na ating ginawan ng stopper. So hindi pulido yung pagkakagawa natin, pero okay na to. Basta hindi siya matatanggal pag pinihit natin yung hotel. So kabit na natin dito sa 28mm na SWR ni Graham Moto. Yan, shoutout sa'yo Graham Moto. Pinera muna sa atin kasi yan nga, hindi niya ginagamit si Hakdog. So kabit na natin guys. Yan guys, tapos na natin na ilagay yung cable throttle dito sa carb. So okay naman yung ginawa nating stopper dito. Hindi nga lang siya pulido guys. Pasensya na. So hindi naman siya natatanggal. At yan, kung kita nyo. Diyan ko na lang siya dinaan, no? Dito. Pero sa susunod siguro na vlog, ayusin pa natin to. At ilalagay natin yung binigay ni Sir Sugitan na brake hose. Yan. Siam yung brand. Yan, lalagay natin sa next video. Siguro hindi ko na to lalagay guys. Saka na lang. Ganyan muna. Yan. Try natin. Panda rin natin guys. So yan guys, napakita ko naman sa inyo kung paano ko kinonvert yung domino na quick throttle. Akala ko wala nang conversion na magaganap, pero yan, nag-convert tayo. Hindi man ganun ka-detalyado yung pagkakabit natin guys, pasensya na. Nahirapan din kasi ako. Pero yan, successful naman, okay naman. Kung gusto nyong bumili ng ganito guys, bili lang kayo sa Shopee. Lalagay ko na lang yung link sa description. At makapag-order na rin kayo. Yan.
So yan guys, ito ko na siguro tatapusin itong video. Maraming salamat sa mga nanood at sana nakatulong ako sa inyo kahit na konti lang. So see you on the next vlog guys. Don't forget to like, comment, share and subscribe. Peace, ride safe.